grade 9 students, sa mga students dyan, magandang araw po ulit sa inyong lahat. So ayan, matagal po tayong hindi nakapag-upload ng video dahil dumaan ang ating Christmas vacation. Pero muli, nagbabalik po ang inyong math tagang Teacher Camille para po magturo ulit sa mga math tatalinong bata na mga handang matuto po ulit. Ayan, na-miss ko kayo, so sana na-miss nyo rin ako. Ayan, so ngayon po, tayo po ay unit 2 na or second quarter na tayo. Mag-proceed muna tayo sa topic 1 ng unit 2, which is all about, ayan, direct and inverse variation po muna tayo mag-focus. Sa inyong module, kung mapapansin nyo, magkasama po ang weeks 1 and 2. So tinatakil na po doon yung lahat po ng topic tungkol sa variation. Yung po yung direct, inverse, joint, and combined. Pero dito sa aking first video sa second quarter, ang itatakil ko po muna is tungkol sa direct and inverse variation. And since sa ating module, meron namang may mga sagot naman doon sa likod. So ang gagawin po natin ay sasagutan na po natin ang learning task para po may guide kayo sa pagsasagot. So, without further ado, let's now proceed with our lesson today. It's all about direct and inverse variation. Okay, so maunahin natin yung ating direct variation. So, ano ba yung direct variation? So, sabi, ang direct variation daw, yan. So, when two quantities increase or decrease at the same time, it shows a direct variation. So, ibig sabihin, kapag daw yung isang quantity ay tumaas, the other one is also tataas. O di kaya naman, kung yung isang quantity ay bumaba, yung isang quantity rin ay bumababa. Ito daw po ay nagpapakita ng isang direct variation. So, para lalo natin maunawaan, magbibigay tayo ng real life example. For example, pinabili ka ng nanay mo ng kilo ng bigas. For example, ngayon, ang kilo ng bigas ay 50 pesos. So, ibig sabihin, kung pinabili ka ng isang kilo ng nanay mo, 50 pesos. So, ibig sabihin, kapag dalawang kilo ang pinabili, magiging ano na? Ayan, so 100 pesos naman. Kapag tumataas yung kilos of rice, syempre, tumataas din yung presyo ng rice. Ang isang kilo, 50, dalawang kilo, 100 na, kung tatlong kilo, 150 na, and so on. So, yun po yung nagpapakita ng isang direct variation. So, malinaw na. So, para mas lalong maintindihan, let's now proceed with our first example. Pero bago yan, syempre, kailangan, paano po ba natin sinusulat ang isang direct variation? So, first example po muna tayo. Ayan, so for example, y varies directly as x. So, paano po ba natin yan sinusulat? So, tinuro ko sa estudyante ko, sa pagta-translate niyan into an equation, so, sulat natin si y, y varies directly as x. So, sa pagtuturo ko sa estudyante ko, sulat na natin si y, si varies, depending sa teacher nyo, ginagawa ko siya si k, and then directly kapag katabi. Katabi siya ha, katabi si x. Kapag directly. So, si y daw, nagva-vary direct kapag katabi niya si x. So, malinaw. Ganun po kung tinuturo sa estudyante ko. Pero depende rin po sa inyong teacher yon. Again, paano natin sinusulat? Y varies directly katabi, directly as x. So, malinaw. So, ito po yung ating equation. Kapag sinulat natin to as equation, so we have y varies directly as x. Katabi niya kapag directly. Kasi diba doon sa ating ibang lesson, meron tayong inverse. Pero sa kanan po yun, sa direct po muna tayo mag-focus. So ganyan po tayo mag-translate into an equation. So malinaw. So kapag nakapag-translate na tayo, pwede na po tayong maghanap nung sa mga hinahanap natin sa problem. So for example nga po, na-translate na natin. Ang unang hinahanap po dyan is the constant. So hahanapin muna natin yung constant. Mamaya, mas maiintindihan natin pag may example na. Yung constant natin, ang ginagamit po natin dyang variable is k. Next, after nating makuha si constant, hinahanap naman natin is the equation or eto, yung kanina. So, gagawa po tayo ng equation. And then, the last one naman is yung pag meron na tayong hinahanap doon sa ating problem. So, para po mas maunawaan, magbibigay na ako ng first example. Ayan, so ito po yung ating unang example. So basahin ko lang, sabi dyan, if y varies directly as x and y is 24 when x is 6, what is the value of y when x is 2? So again, katulad ng sinabi ko kanina, kaya ko tinuro muna yung translation, kailangan marunong muna tayong mag-translate para makabuo po tayo ng ating equation. So paano natin yan tinatranslate? So sabi dyan, y varies directly, kapag direct, katabi si k, di ba? Varies directly as x. So, kapag na-translate na natin, pwede na po tayong maghanap ng ating constant. Di ba? Sabi ko kanina, yung unang hinahanap natin is yung constant k natin. Tama po ba? So, ayan. Since nakapag-translate na, substitute lang natin yung mga given value to solve for k. Sabi dyan, y varies directly as x. And, kung ang y daw ay 24, so palitan natin si y ng 24. Syempre, wala pa tayong value ni k, dahil yun ang ating hinahanap.
At ang x daw ay 6. So, papalitan natin si x ng 6. Guys, don't forget to put a parenthesis kapag nagpapalit tayo ng mga value. So, we have 24 is equal to k6. So, may kasama pa si 6, si k rather, na kailangan mawala. Diba? Ang hinahanap natin is the constant. So, divide both sides by 6 since yun ang kasama ni k. So, cancel dahil 6 divided by 6 is just 1. So, ang ating constant na, mas-solve na natin si constant, just simply divide 24 divided by 6 and alam naman natin na ito ay 4. So, meron na po tayo agad constant. So, yun yung tinatawag natin constant of the variation or k. Nakuha. So, again, yung kanina balikan natin, ano daw unang hinahanap? The constant. And then, yung pangalawa naman is the equation. So, paano tayo gumagawa ng equation? Yung ginawa natin kanina, yung pagka-translate, sulat nyo lang yan. So, y is equal to kx. So, paano gumagawa ng equation? Dahil meron na tayong value ni constant, papalitan lang natin yun. So, yung k, papalitan na ng 4. So, we have y is equal to 4x. So, ganun kasimple. Ito na po ang ating equation. Nakuha. Next, and yung letter C naman, guys, sabi sa letter C, yung problem daw, ano hinahanap sa problem? Sabi dyan, what is the value of y kapag daw ang x ay 2? So, ibang bata dyan, nalilito ang pinapalit. Eto ha, yung pinakauna po, ginagamit lang natin yun to solve for the constant. Pero yung sa problem na hinahanap natin, eto na yung gagamitin natin, syempre, together with the equation and the constant na nahanap natin. So, sabi dyan, ano daw yung value ni y if x ay 2. So, paano natin yan sinosolve? Siyempre, by using the given equation. So, yung equation natin ay y is equal to 4x. Papalitan lang natin yung value. Si y, dahil yun yung hinahanap, wala. So, just copy. Is equal to 4, dahil yung ating equation yon, at ang x daw natin ay 2. So, put a parenthesis. So, ganun lang kasimple. Y daw is equal to 4 times 2. Or simply, dito ko na lang ilagay. Y is equal to 4 times 2, 8. So, nasagot na natin yung tanong. Kasi yung tanong, what is the value of y daw kapag daw ang x ay 2? So, ito po yung value ng ating y kapag ang x ay 2. So, yun, napakasimple lang naman, di ba? Again, ano yung unang hinahanap natin? Letter A is yung ating constant. Translate muna and then solve for the constant. Siyempre, using the given. B, kapag meron ng constant, gagawa kayo ng equation. At C, kung ano man yung hinahanap sa ating problem. So, ganun lang po kadali mag-solve ng direct variation. Nakuha. So, sana na-gets. So, let's now proceed with our next example. Ayan. So, under din po siya ng direct variation, meron tayong tinatawag na direct square variation. So, bakit isang example lang yung binibigay ni Teacher Camille? Kasi po mamaya, sasagutan naman po natin yung mga LT. Kaya tigitigis ang example na lang kasi mas mapapaliwanag natin naman mamaya pag nagsagot na tayo ng inyong mga learning task. So, again, direct square variation, wala po siyang pinakaiba sa direct variation. Ang pinakaiba niya nga lang, y varies directly to the square of x. Yung x natin is just ini-square natin. So, paano natin siya tina-translate? Y varies directly, katabi, diba sabi ko katabi yung constant kapag directly, as the square of x. So, sa x natin, pinakaiba niya lang, naka-square daw. Y varies, varies directly as the square of x. So, eto lang po yun. Nakuha, pareho lang ng direct, ang pinakaiba lang, square of x tayo. So, let's now proceed with our first example sa ating direct square variation. Ayan, so sa ating first example sa direct variation, sabi dyan, if y varies directly as the square of x and y is 8 when x is 2, find x when y is 32. So, katulad lang din ng kanina, first step natin is, syempre, itatranslate na daw muna natin. So, sabi dyan, y varies directly as the square of x. So, katulad nung kanina. So, eto na po, na-translate na natin. And then, yung first one natin is to solve for the constant. And sabi dyan, and y is 8 daw, si y ay papalitan ng 8. Siyempre, hinahanap natin constant, walang value, when x is 2. So, papalitan lang po. Siyempre, naka-square. Yun yung pinagkaiba niya kanina. Then, solve. So, we have 8 is equal to k. 2 squared is 4. Or 4k. It's just the same. And then, dahil may kasama pa si k, just divide both sides by 4. Kung sino yung kasama ni k. So, ganun lang kasimple. May value na kayo ng ating constant, which is 2. Dahil 8 divided by 4 is just 2. So, our constant now is 2. So, next. Pag may constant na, madali na magsulat ng equation. So, kusulat lang yung ating tinranslate. Kx squared, palitan lang yung k ng nakuha nating value ni constant, which is 2. So, y is equal to 2x squared. So, ito na po agad ang ating equation. So, we have y is equal to 2x squared. Nakuha. And then, letter C naman is to solve kung ano man po yung hinahanap. So, sabi dyan, find x if y is 32. So, syempre, by using our equation. So, ito po yung ating equation. So, equation natin, y is equal to 2x squared. So, substitute the value. Hanapin daw si x kapag ang y ay 32. So, substitute ang y ay 32 is equal to 2. Siyempre, ang nawawala natin ay si x squared. Tama? Next. I rather si x. So, may kasama pa si x squared. Diba, target natin, mawala lahat ng kasama ni x. So, divide both sides by 2. So, cancel ito. So, x squared is equal to 32 divided by 2 is 16.
Tama po ba? Now, ang hinahanap natin is si x lang. Kung mapapansin nyo, meron pa siyang square. Naturo ko na before, anong kabaliktaran ng squared si square root. So, get the square root of both sides. Cancel na si squared. So, matitira na lang si x dahil since yun ang hinahanap natin. And, what is the square root of 16? So, we have positive, negative, 4. So, eto na po yung hinahanap nating value ni x. So, find x when y is 32. The answer will be positive, negative, 4. So, ganun lang po kasimple. Again, katulad lang ng direct variation na pinagkaiba lang nito. Direct square variation is naka-square na po si x. Nakuha. So, ayan po. Tapos na po tayo sa ating direct and direct square variation. Magpo-proceed na po tayo sa ating next, which is yung ating inverse variation. So, pero, bago tayo mag-proceed sa inverse variation, let's now try answering yung ating learning task number 1. Magpo-focus po muna tayo dun sa letter A since yung letter B po is tungkol na sa inverse variation. So, babalikan na lang natin. Answeran muna natin yung learning task 1, letter A. Okay, so ito po yung ating learning task number 1. Pwede nyo pong check sa ating module yan, sa inyong modules. Letter A po muna tayo dahil nga hindi ko pa nadidiscuss yung inverse variation. So ito po muna yung sasagutan natin. Sabi dyan, complete the table if y varies directly as x or the square of x. So ibig sabihin, ito po yung tinakil natin kanina about direct and yung direct din na square variation naman. So dito muna tayo, ninumberan ko ng 1 to 4. So isa-isahin natin. So dito tayo mag-solution sa gilid. Oh, let's try answering it 1 by 1. So, dito muna tayo sa number 1. So, sabi dyan, kung nagbabary doon siya directly as x or the square of x. So, dalawa yung hinahanap natin kung as x siya or yung square ng x. So, number 1 muna tayo. Syempre, sulat natin yung given. Ang given, yung so, number 1, ang y daw ay 30 at ang x ay 5. Para hindi na tayo tingin na tingin sa table. So, sabi dyan, if y varies directly as x. So, y varies directly as x or x squared. So, sagutin natin mamaya natin yung x squared. So, translate natin. Na-translate na natin. Substitute the value katulad ng ginagawa natin kanina. So, ang y ay 30. And then, syempre, hinahanap natin si constant. Ang x natin daw ay 5. So, divide both side by 5. Katulad lang din ng ginawa kanina. Cancel. So, our constant now is 6. Since 30 divided by 5 is 6. So, ibig sabihin, may sagot na tayo agad dito sa ating constant, which is 6. Nakuha. So, dalawa pala yung value natin mamaya ay value natin kasi yung square of x pa. So, lagay ko dito, 6. Kapag ang x, ang inaano natin is as x pa lang ha. Paano naman kung as the square of x? So, ganito yung pagsusolve. Same lang din. Pinagkaiba lang naka-square si x. So, substitute, ang y ay 30, constant, and then ang x ay naka-square this time. So, 30 is equal to k. 5 squared is 25. So, divide both side by 25. So, dito ko na lang lagay. So, our k in this case is, di ba, cancel to. 30 over 25 or simply 6 over 5. Tama po ba? So, ito yung naman yung constant daw natin kapag yung x squared or yung ating yung pangalawa kanina. So, 6 over 5. Nakikita ba? So, ayan. Again, kapag ang x, kapag ang ano ay y varies directly as x, the answer will be 6. Kapag naman ang y ay varies directly as the square of x, so we have 6 over 5. Now, paano natin sinusulat yung equation? Di ba ang equation? Ito lang, di ba? Pinapalitan lang natin si k doon sa nakuha nating value. Siyempre, doon sa una, sa gitna, nilawan ko lang ito. Kasi dalawa yung value natin. 6 over 5. Ayan, sana malinaw. O, dalawa din yung value natin dito sa ating equation. So, y is equal to yung una nating constant, which is 6, and then x. Sa pangalawa naman, y is equal to ano bang value natin ni constant? 6 over 5x. O, ganun lang po kasimple. Nakuha. Again, kapag ang y varies directly as x, 6. Kapag naman varies directly as the square of x, 6 over 5. And then yung equation, napakasimple. Kopyahin nyo lang to, papalitan nyo lang yung constant natin nung nakuha nating value. Kaya yung una, y is equal to 6x. Yung pangalawa naman, y is equal to 6 over 5x. Nakuha. So, yan po agad yung answer natin dun sa first number natin sa ating learning task number 1 letter A. So, let's now proceed with number 2. So, sa number 2, sagutan ko na lang yung ano ha? Yung kapag nag-vary siya directly as x na lang, yung x squared, same process lang naman. Kayo na po yung magsagot dun. So, let's now proceed with number 2. So, number 2, sulat natin yung given. Ang x daw ay 8. Ang constant daw, in this case, given si constant, ang constant daw ay 10. Nakuha. So now, pag may constant na tayo, makukuha na agad natin yung equation. Tama po ba? Translate lang natin. Yung ating translation, y varies directly as x. So kayo na po doon sa x squared gumawa. Dito lang tayo sa x. So translate natin, di ba yung equation natin, pinapalitan lang natin yung constant natin. So dahil may given na si constant, madali lang. So our equation will be yung value ng constant, which is 10, and then x. So, ito na po agad yung ating equation. So, y is equal to 10x. So, ganun lang, kasimple. So, let's now proceed with solving for y, since yung hinahanap natin. So, sabi dyan,
Ang ating equation daw ay y is equal to 10x. So, since hinahanap si y, wala tayong ipapalit doon. And then, 10. And then, copy, what is the value of x? 8. So, y is equal to 10 times 8, which is 80. So, ganun lang po, kasimple. Meron na tayo agad value ni y, which is 80. So, may sagot na rin tayo dito, 80. Nakuha. So, yan. Nasagutan na po natin yung pangalawa. So, again, sa x squared, same process. It's just that naka-squared naman yung x doon sa pangalawa. So, kayo na po magsagot doon. Okay? So, let's now proceed with answering LT number 3. Ayan. So, number 3, given. So, let's see, given. Y is equal to 18. At yung ating dito equation, y is equal to 3x. So guys, in this case, kapag may equation tayo, madali na nating mahanap si constant. Tama, dahil ang ating constant, kung ito ang equation natin, is yung number na nandito, diba yan si k? So ibig sabihin, ang k natin agad-agad ay 3. Tama, yung kasama ni x. So masusupply na natin siya doon, which is 3 nga po. So our constant agad-agad ay 3. Nakuha. Okay, now we will now proceed agad doon sa solving for x na tayo. So paano tayo nag-solve? Syempre using the equation. So we have y is equal to 3x. May value tayo given ni y. So ang y daw natin ay 18 is equal to 3. And then syempre ang nawawala is si x. So wala siyang value. So divide both sides by 3 dahil ang target natin lagi matirang walang kasama si x. So x is equal to 18 divided by 3, which is simply 6. So may value na po agad tayo ni x, which is 6. So yan. May answer na tayo sa number 3 ng ating learning task. So, we will now proceed with the last number. Yan. So, number 4. Again, so let's given. Y is equal to 72. And yung ating equation 2x squared. Kung mapapansin nyo, ito po ay nagvavary directly as the square of x. Yun yung given natin. So, in this case, again, makukuha na agad natin si constant. Napakadali. Yung kasama lang ni x squared. So, eto. May sagot na agad kayo dito. 2. Let's now just solve for x. So, syempre, para tayo makakapag-solve for x, gamit ang ating equation. Lagi namang equation yung ginagamit natin. So, gamit yan. Substitute the values. Meron tayong given value ni y, which is 72. Is equal to 2. And syempre, since sinahanap natin si x, wala siyang value. So, x squared. Tanggalin lahat ng kasama ni x. So, unahin natin si 2. So, divide both sides by 2. 2. Cancel. So, hindi pa matitira si x dahil may kasama pa siya. Si x squared. Naka-x squared pa siya. 72 divided by 2 is 36. So, kung mapapansin nyo, may kasama pa si x. Ang hinahanap lang natin ay x. X squared pa to. So, alam nyo na yung kabaliktaran ng squared. Just get the square root para makancel. So, x is equal to, what is the square root of 36? Positive, negative 6. So, ito na po agad yung value natin ni x. We have positive, negative 6. Nakuha. So, in this case, dahil ang given naman natin is yung nagvavary directly as the square of x, kayo naman yung magsolve na nagvavary directly as x. Same lang din po yung process. Napakadali lang sagutan. So, kayo na po magsagot ng mga walang values. Nakakaintindihan. So, doon po nagtatapos yung ating learning task. Number 1, letter A doon sa ating module. So, meron pa po yung letter B, pero hindi ko pala didiscuss dahil it's all about inverse variation na. So, ibig sabihin, magdiretso ko na po yung ating discussion sa inverse variation. Okay. So, now, sa inverse variation naman tayo. We're done with direct variation, inverse variation naman. So, anong pinagkaiba niya sa direct variation? So, sa inverse variation, guys, naman, yung definition niya is, ayan. So, sabi dyan, if one quantity increases, the other quantity decreases naman. Diba sa direct, kapag umaangat yung isa, umaangat din yung isa. Kapag bumababa yung isa, bumababa din yung isa. Dito naman sa inverse variation, kapag tumataas yung isa, bumababa yung isa. Vice versa, kapag naman bumababa yung isa, tumataas naman po yung ating isang quantity or yung ating isang variable. So, meron din po tayong example niyan in real life para mas madaling maunawaan. So, halimbawa niyan, for example, pupunta ka ng school. Pag pumunta ka ng school, mas mabagal kang naglalakad papuntang school. Anong mangyayari? Mas tumatagal o mas humahaba, mas dumadami yung oras na nakokonsume mo. Mas mabagal ka, mas madami yung time na nakokonsume mo. Kunyari, bagal mo maglakad, nakakarating ka sa school ng 4 na oras kasi nga ang bagal. Pero mas binilisan mo, mas bumilis ang paglalakad mo, mas sumushorten naman yung time. Kung mas binilisan mo, nakarating ka 2 hours na sa school ka na. Parang ganun. So, yun po yung nagpapakita ng inverse variation. Pag lumalakad ka ng mabagal, ang daming time na nakokonsume. Pag binilisan mo, mas shorter time yung nakokonsume nyo. Yun po yung isang halimbawa in real life ng ating inverse variation. Tumataas isa, bumababa yung isa. So, without further ado, let's now proceed with our example para mas madaling maunawaan. Ayan, so inverse variation, so sabi dito, y varies inversely as x, and y is 3 when x is 2. So ito po yung hinahanap natin, find y when x is 3. And yung isa naman, diniligtad ko para may iba't iba tayong example, hanapin naman daw natin sa x kung ang y naman ang given, which is 4. So katulad lang din po ng kanina, yung first step natin is, hinahanap natin the constant of the
variation. Pero in this case, guys, varies inversely na. Ano pinakaiba niya sa direct? Diba kanina, kapag direct, y varies directly as x. Katabi, diba sabi ko? Kapag direct, katabi ni constant. Anong pinakaiba niya sa inverse? So, sa inverse naman, ganun din yung pagka-translate, y varies inversely. Guys, kapag inversely, kung ang direct ay katabi si x, ang inversely naman, nasa ilalim na si x or siya yung ating denominator. So, y varies inversely, nasa ilalim na si x as x natin. So again, ang direct katabi si x, ang inversely naman or inverse nasa ilalim naman si x. So yun po yung pinagkaiba niya, pero almost the same yung ating translation. Nakuha. So yan, gagamitin natin ito to solve for our constant. So lagay ko lang dito. So y na translate na natin, varies inversely as x, varies inversely as x nasa ilalim. Now, substitute the value dahil hinahanap natin si constant. Ang y daw ay 3. So ang y ay 3. Copy lang si k dahil yun yung hinahanap natin. Over, ang x daw natin ay 2. Nakuha. So, syempre, remove the denominator. Kapag division, di ba division yan? Tinuturo sa estudyante ko, ang kabaligtaran ng division is multiplication para makapag-cancel tayo. Since division to, multiply natin both side by 2 para makancel ito. Why? Kasi 2 divided by 2 is just 1. Nakuha. And then multiply, 2 times 3, we have 6. So, our constant now is 6. Nakuha. So, ayan na po agad yung ating constant. Nakuha. Now, after the constant, ano yung next natin sinosolve? The equation. So, kapag may constant na, napakadali lang na equation. Just write yung tinranslate natin. And then, palpan lang si k, yung nakuha nating value. So, our equation is k is 6 over x. So, eto na po agad yung ating equation. Nakuha. So, nakuha natin si constant, nakuha na si equation. So, we will now proceed with our kung ano man yung hinahanap. So, sabi dyan, lagyan ko lang ng guhit para hindi halo-halo. Doon muna tayo kay letter A. Hanapin daw natin si y, find y, kapag daw ang x ay 3. So, ito yung una. So, syempre, using the equation, kaya nga natin ito hinanap. So, y is equal to 6 over x. Hanapin si y, so since yun ang hinahanap, walang value. And then, 6 over, ano yung ating x? 3. So, napakasimple, y is equal to 2. Kasi 6 divided by 3 is 2. Ibig sabihin, ang value pala ni y kapag ang x ay 3 ay 2. So, ito na po agad yung answer natin dun sa letter A. Find y when x is 3. Next, doon naman tayo sa letter B. Suburahin ko na to. Ang A natin is done already. Teka, burahin ko na. Doon na tayo sa letter B. Sa letter B naman, hanapin daw natin si x kapag naman daw ang y is 4. So, syempre, ito ulit ang gagamitin. Y is equal to 6 over x. Since yan yung ating equation, substitute the value. In this case, given naman si y. So, ang y natin ay 4 is equal to 6 over x. So, nawawala naman si x. Again, para makapag-cancel ng denominator, syempre, multiply natin kung ano man yung denominator para ma-cancel. Tama? So, x times 4 is x4 or simply 4x is equal to 6. May kasama pa rin si x, si 4. So, divide both side by 4. So, cancel. X now is equal to, simplify lang to, 6 over 4 or simply 3 over 2. So, eto na po ang ating value ng x. So, ang value ng x ay 3 over 2 kapag ang y daw ay 4. So, ganun lang po kasimple ang inverse variation. Parang direct lang. Ang pinakaiba lang, hindi niya nakatabi si k. Siya po ay nasa denominator na. So, ayun po ang inverse variation. So, isa na lang ibibigay ko kasi magsasagot na po tayo dun, again dun sa ating learning task. Nakuha. So, let's now answer learning task number 1 pa rin, pero this time, letter B na po. Pwede niyo pong tingnan sa inyong module. Ayan. So, let's now proceed with answering learning task number 1 pa rin tayo in your module, pero this time, letter B na tayo. Kasi po, it tackles about variation, inverse variation po. Unlike kanina na direct tayo. So, sa inverse variation, again, katulad lang din ng step doon sa ating direct variation. So, sagutin natin one by one. Inumberan ko ng 1 to 4 ito. So, number 1 tayo. Ito po yung ating mga solutions. So, number 1 tayo in our table. Table, sorry. So, sulat si given. So, y is 5 para hindi na patingiting sa table. Ang x ay 6. So, again, unang ginagawa natin is tinatranslate natin yung ating given. So, sabi dyan, complete the table if y varies inversely dahil inverse sa ilalim as x. So, ito na po. Tinranslate na natin. Kapag meron na tayo nitong equation na ito, we can now solve for our constant. So, our constant is, gamitin natin yung mga given value. Ang y daw ay 5. Is equal to, syempre hinaharap natin si k, so wala pa siyang value, ang ating x ay 6. So, cancel natin yung ating denominator. So, multiply both side by 6, so cancel. So, our constant now is 6 times 5, we have 30. So, ganun lang kasimple, may sagot na tayo dito sa ating constant, which is 30. So now, kapag may constant na, napakadali lang isulat sa equation. So eto lang yan guys, di ba? So yan lang ang susulat nyo dito. It's just that, dahil may value na tayo ni constant, eto ang papalitan natin, si constant. So y is equal to, ang constant natin is 30,
over x. So, ito na po agad ang ating equation. So, may sagot na agad tayo sa number 1 sa ating learning task, letter B. So, let's now proceed with number 2 na po tayo. Okay, so number 2, sulat again the given. Ang given naman this time ay si x. Ang x daw ay 4. At ang ating constant given na din. Ang constant daw natin ay 36. Katulad ng kanina, again, kapag given na yung constant, masusulat na agad natin si equation. Kasi pinapalitan lang natin yung constant natin dun sa ating equation na y is equal to k over x. Tama po ba? So y is equal to, ano yung ating constant sa ating given? We have 36. So 36 over x. So ito na po agad ang ating equation. Y is equal to 36 over x. So napaka simple. So pag may equation na tayo, we can now easily solve for y. So y is equal to, dahil nawawala siya, wala siyang value, ang k natin is 36 over ang x natin ay 4. So y is equal to 36 divided by 4 is simply 9. So may value na agad tayo ni y. Y is 9. O di ba, napakasimple lang? So kayang-kaya nating sagutan yung ating learning task. So sure ako may mga iba pang binibigay yung teacher nyo. So ito po, para may guide kayo, sinagutan na natin. So let's now answer number 3 po. So parin ko na ito ha, number 3 na tayo ha. Ayan, so number 3, same process, copy the given, y is equal to 20. In this case, given na the equation, y is equal to 50x. Katulad lang din ng kanina, kapag may equation na, madali na lang nating ma-identify si constant, kasi diba ganyan yan. So our constant, eto na po, yun nasa taas, ayun. So our constant is 50. Napaka-simple, tama? Okay, let's now solve for x. So syempre, using our equation, y is equal to 50 over x. So y, given si y, 20 is equal to 50 over x. Syempre, walang value si x, so just copy. Now, remove the denominator. So, ibig sabihin, multiply both sides by x. So, cancel na ito. Matitira si 50. X times 20 is x 20, or para naka-standard, nasa unahan si number 20x. Nakuha. May kasama pa si x, si 20. So, divide both sides by 20. Cancel. So, x is equal to, just simplify this one, 50 over 20 or simply 5 over 2. Or kung gusto niyo ng decimal, let it go, 2.5. Ganun lang kasimple. So, fraction po tayo. Ang x daw natin ay 5 over 2 kapag ang y ay 20. Okay, ganun lang kasimple. So, 5 over 2. May sagot na po tayo sa learning task na number 3. So, let's now proceed with our last na sasagutan sa ating learning task. Number 1, letter B. Number 4 na po tayo. So, bubarahin ko na ulit ito. Hi, salamat. Matatapos na. Number 4, again. Sulat again si given. Ang x natin is 12. At given na rin ang ating equation, which is 24 over x. So, again, kapag meron ng equation, napakadaling i-identify si constant. Yung nasa ibabaw lang. So, yung constant nyo agad is 24. Let's now just solve for y. Siyempre, using the equation. So, equation na daw natin ay y is equal to 24 over x. So, nawawala si y. So, just copy. Is equal to 24 over what is x? Ang x daw ay 12. So, napakasimple. 24 divided by 12 is just 2. So, kayang-kayang sagutan kahit kayo ay natutulog. So, ang y daw natin ay 2. So, ayan. We're done with answering your learning task number 1 in your module. Eh, ma'am, paano po yung ano, yung learning task number 2, 3, and 4? So, didiscuss po natin yan sa aking second video na, yung aking next video sa ating unit 2. Ang itatackle ko naman doon ay joint and combined variation. Kasi po yung learning task 2 to 4 doon ay ano na, ay nagtatackle na about joint and combined, and meron na pong mix. So, hindi ko pwedeng sagutan pa yun kung hindi ko pa naman didiscuss yung ating joint and combined variation. Kaya po, abangan nyo yung aking next video. Yun na po yung i-discuss natin. And then, sasagutan na rin po natin yung ating learning task numbers 2, 3, and 4. So, ibig sabihin, dito na po muna nagtatapos yung aking first video for the second quarter grade 9 students there, yung matatalinong estudyante dyan na grade 9. So, again, abang kayo for the second video. Sasagutan naman natin yung learning task 1, rather 2, 3, and 4. So, maraming salamat sa pagtsatsagaan ko sa panonood. Sana marami natutunan ngayong araw na ito dahil napagod ako ulit. Okay, so, again, dahil ko kayo nabati dati, Merry Merry Christmas, Happy Holidays, maniyog bagong taon sa inyong lahat. So, wag po magsasawang manood ng video ni Teacher Camille. So, again, maraming salamat po. Makita-kita ulit tayo next video. Wag kalimutan i-like, mag-comment kayo kung meron kayong question, at mag-subscribe sa aking channel para po ma-notify kayo kung ako ay may mga bagong video. So, maraming salamat again. This is Teacher Camille saying goodbye!